At eto na nga tayo, mga kapatid, undisputed nangangabog. Nabigyan niya tayo ng oras kahit panandalian lang. Sold na kami, Mr. Coco Martin in the house. Coco, maraming salamat sa pagbisita rito. Actually, sobra kami excited. At maraming salamat talaga sa TV5 kasi pinapasok niyo kami. Nagkaroon kami ng panibagong bahay, panibagong kapamilya, kapatid. Talagang sobra namin na-appreciate yung support na binigay ng Channel 5. Kaya sana ay makapagtulungan pa at marami pa tayong mga proyekto magawa. Coco, actually, nirarap namin yung head namin around it kasi nga lumipat ka ng tahanan, sumunod lahat. Kasi alam mo naman yung storya rin ng TV5, di ba? Alam mo yung ups and downs ng television at maging ng mga kapamilya natin, pero nahatak mo sila lahat at hindi madaling trabaho yon. Numero uno ka, Coco. I mean, how do you wrap your head around that? Wala naman. Honestly, ako talaga kasi ano lang eh, nakapokus lang talaga ako sa trabaho. Sa every project na ginagawa ko talaga, 100% talaga binibigay ko lahat na ano, yung buong pagkatao ko. And then sabi ko nga kami, mas tinitignan ko na, na-appreciate ko na nung nagsarado ang ABS, tapos ang Channel 5 naman ang nagbukas para sa amin. Kumbaga, tinatanong namin ang napakalaking utang na loob yun. Kaya para sa amin, di ba, lalo nung ini-interview mo kami, parang ang sarap sa pakiramdam na ngayon ang ganda ng natakbo ng industriya kasi nagtutulungan lahat. Kaya wala akong ibang masabi kundi sobrang pagpapasalamat na tinutulungan natin muling mabuhay ang industriya sa TV at sa pelikula. Kaya thank you talaga. Parang ikaw yung nauna hanapin yung ano eh, yung rhythm, 'di ba? Yeah. Kung paano gawin siya kasi imagine mo sa A to Z, kumbaga yung PBA lumipat doon. Ngayon, nahatak mo sila sa TV5 din kasi ibang set of 'di ba, market, viewers, nakakaloka lang talaga 'yon. Grabe at ngayon ang sipag mo, kinikwento mo rin sa kanila na gano'n na nga siya. What's gonna be next for Batang Quiapo? Ang dami, lalo na ngayon, itong week na to talagang sunod-sunod na action eh, ginagawa namin. Kasi malapit na kami mag 1 year, this coming Feb, pero sabi nga namin na bago kami mag isang taon, gusto namin panibagong kwento, panibagong mga character, panibagong set ng mga location. Kaya talagang kasi yung true experience sa probinsyano, may mga natutunan namin doon, ina-apply namin dito. Kaya mas talagang sinisigurado namin na mas pinagaganda namin yung battle. Ano yung set nyo ngayon? Saan-saan na? Besides Quiapo? Ngayon kasi baka next year, baka mag-ibang bansa kami or punta, ikutin din namin yung buong Pilipinas. Alam naman namin na you give your all at dinadala mo lahat yung mga viewer. Ano? Parang nadala rin kami. Nadala kami sa inyo ni Ivana. Teka lang. Hindi ko alam kung tatakpan ko yung mata ko. Sobrang viral yung reaction mo lang doon. Honestly, behind the scenes na, tatawanan ba kayo? Ay, hindi, seryoso kami. Seryoso kami. Kasi pag mga ganong eksena, honestly, medyo hindi kami nag-uusap. Oh, okay. Kasi as an actor, dapat syempre meron kayong, maramdaman niyo yung intimate. Pag nagtatawanan kasi kayo, pag nandun kayo sa parang masyadong relax. Nalungkot ako honestly kasi mahaba yun eh. Talagang pinaganda namin yung yung eksena yun. Pero syempre, nandiyan ang MTRCB para i-guide kami. At natutuwa ako dahil dapat binabantayan ng lahat ng mga pinapalabas natin. Dahil syempre po, napakalaki ng obligasyon natin lalong-lalo na sa mga batang manonood natin. Na-trim down siya, pero sabi ko nga, okay na rin yun kasi sabi ko nga, hindi lang naman yun yung gist ng kwento eh. Isa lang yun eh, pero nakaka-proud kasi maganda yung kinalabasan. Saka natutuwa ako kasi napakabait talaga ni Ivana. Hindi ako nailang sa kanya kasi napaka-cooperative niya. Napakasarap niya matrabaho. Wow! So yung sinabi mong kinot down, gano'ng ba kahaba yung take? Ilang take yun? Nalungkot ka ba? Kami nung in-edit namin yun, isang body yun, talagang almost 5 minutes namin ginawa. Ibig sabihin, i-air sana. Kaso siyempre, nung nakita na ng MTRCB, parang masyado na itong Kaya nung trim down, lumabas lang siya ng 2 minutes lang eh. Pero okay lang yun, okay lang yun. Kasi sabi ko nga, mas silang nakakaalam kung ano yung dapat namin doon. Pero posible pala yun, Coco, na artistically, masushoot mo yun with the guidance of MTRCB. And at the same time, na kaya mo palang i-execute na safe, di ba? Safe for viewers. Actually, pag ginagawa kasi namin yun, talagang inaano namin talaga yung range na kailangan ibigay na natin yung pinaka-best.
isagad na natin. Para pag tinrim down, alam mo maganda pa rin yung matitira sa'yo. Kumbaga maganda pa rin yung produkto may iwan sa'yo. Pero yung sasamahan nyo ni Ivana, ibang klase yung chemistry nyo rin. Ikaw ba yung, paano nyo nabuo yung dalawa? Ilang pa kami sa isa't isa kasi ano, first time namin talaga nagkatrabaho, which is nag-guest na siya sa akin sa Provinciano, pero never kami karoon na eksena. Okay. Na-direct ko siya noon, first day. Pero yung as an actor, first time namin magka-eksena, ilang talaga, dahil una lalaki ako, hindi ko rin alam kung paano siya i-approach. Pero nung nag-usap kami ng masinsinan, talagang nagmupo kami with the boss. Yung nagkalabasan kami ng mga expectation, ng mga namin. And then naging smooth ang lahat. Kaya ngayon talaga sabi ko nga, swerte ako, nagpapasalamat talaga kami, ang buong Provinciano. Ay, ang buong Batang Quiapo dahil napakabait niya saka napaka-professional niya talaga sa trabaho. Kaya nagiging smooth ang lahat ng mga kinukunan namin ngayon. Kaya, saka sabi ko nga, bibihira kasi sa mga babae, talaga na pag pinanood mo, paniniwalaan mo na talagang kaya niya mag-action. And then, isa si Ivana sa mga nakakagawa sa atin. Grabe. And besides that, syempre namimiss na din namin si Mokang. Ano na mangyayari sa kanila ni Ramon? Ay, grabe. Actually, kakukuha lang namin kahapon. Ay, mahirap ikwento kasi napaka-ano pa. Pero yung karakter na tatakbuhin ni Mokang, napaka-unexpected ngayon. Kasi sa kanya napapunta yung kwento eh. Oh, okay. Kumbaga, makikita na ulit kami. Kaya, ang bibigat na. Actually, kanina nga sabi ko nga nag-worry ako kasi mugtong-mugto yung mata ko papunta dito. Sabi ko, baka mamaya hindi ko ma-shoot yung promo na gagawin natin. Pero tinititigan ko. Kasi inisip ko nga, nakapahinga ka ba? Kasi nag-shoot ka pa pala kahapon, dumiretso ka dito. Saka ang bigat na eksena namin. Talaga sobrang mahirap. Pahirap siya na pahirap. Pero sabi ko nga, sa pagtutulungan ng lahat, saka sa 7 years na experience namin sa Provinciano, nagagawa naman namin ng maayos. Anong regalo mo sa sarili mo, Coco? Yun na lang. Wala na! Nakapagbakasyon na ako eh. Time for the family. Sabi ko nga kay Mike, sama mo naman kami. Hindi ko ikasama to. Pero sobrang buti nakabakasyon ka. Anong refreshing feeling ang nakuha mo doon? Honestly, syempre, namiss ko kahit paano na magtrabaho ulit. Nakapag-isip-isip na panibagong kwet. Hindi namiss ko agad yung trabaho. Hindi kasi ganun eh. Oh. Kasi talaga pag nandito ako, as in almost everyday nag-work ako. And then, nakahinga ako mga 15 days yata ako nawala. Kaya parang, masarap din sa pakiramdam na parang, pag alam mo wala ka nang ginagawa, namimiss mo rin yung trabaho. And then, nakakita ka ng ibang lugar, nakakapag-isip ka ng ibang kwento. And then, naipahinga ko rin yung katawan ko para pagbalik ko, 100% ka ulit. Amen. Pa. Amen. Deserve mo yan, Coco. Congratulations. And ang ganda ng Christmas station ID ng kapamilya. Sobra. Thank you. Thank you. Salamat.